Sa videong ito na kinunan September 19, 2023, araw ng Martes, ganap na alas 11:30 ng umaga, makikita ang pagbaba ng mga tauhan ng PNP-CIDG patungo sa isang nakaparadang sasakyan sa isang gasolinahan sa Molino Road Corner, Molino Boulevard, Barangay Molino, Bacoor, Cavite. At dito na agad isinagawa ang pag-aresto sa tatlong suspect. Ang modus, extortion. Tiniktikan ang mga suspect dahil sa sunod-sunod na reports na tinanggap ng PNP-CIDG. Nagsimula ang pangungutong ng mga suspect na kinabibilangan ng dalawang pulis noon pang buwan ng Pebrero ngayong taon, kung saan naaabot sa 1.5 million pesos kada buwan ang kinokolekta ng mga ito sa ilang transport leaders ng lungsod. Ayon sa PNP, nagsisilbi umano itong protection money ng TODA operators para makaiwas sa huli at mga violations. Gayunpaman, umalma na ang mga ito dahil sa nahihirapan ng ibigay ang hinihinging halaga buwan-buwan. Based from our informations, several months na itong ginagawa nila. Actually, nag-viral nga ito sa, sabi ko nga, sa social media for more than a week. So, may monitoring team tayo dito sa Philippine National Police at yun nga, pinapahuli na ni Chief PNP in line with doon sa internal cleansing natin. Kinilala ang mga suspect na sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay Adoremos, active PNP member at nagtatrabaho bilang Intel Operative, at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista Gawaran, active PNP member ng Bacoor City Police Station, at ang isang sibilyan na kinilalang si John Louis De Leon Mascardo na nagsilbing kolektor ng dalawa. Habang nananatiling at large si Edralin Gawaran, pinuno ng Bacoor Traffic Management Department na siyang pinagdadala ng mga nakotong na salapi. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap nila ng dagdag na impormasyon kung sino-sino pa ang posibleng kasabwat ng dalawang pulis dahil sa laki ng halagang nakukuha ng mga ito sa kanilang mga modus. Kung mapapansin nyo, yung magnitude ng koleksyon nila per month ay medyo malaki. So, as of now, the CIDG is still investigating kung sino pa yung mga cohort nila na involved dito sa extortion activity doon sa mga TODA operators natin. Ayon sa PNP-CIDG, masakit man para sa kanila na kapwa nila pulis ang kanilang hinuhuli, pero kailangan nila itong gawin para masawata ang mga iskalawag sa kanilang hanay. Agad namang ipinag-utos ng pinuno ng PNP ang mabilis na pagsibaka sa pwesto sa hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa issue ng command responsibility. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr., kapabayaan pa rin ng mga commander on the ground ang dahilan kung bakit nakalulusot pa rin ang ganitong klaseng mga irregularidad. In line with our one-strike policy, the Chief of Police, he will be affected. Paano po, General? He will be relieved. I will be giving the order as soon as we are done with our command, with our press conference. Nakikiusap ang PNP sa publiko na patuloy na maging aktibo sa pagsusumbong sa mga nakikitang kapabayaan at mga pang-aabuso ng mga kapulisan sa kanilang mga komunidad upang agad ito maaksyonan. So I'm encouraging yung ating mga kababayan na huwag matakot magsumbong. Again, inuulit ko, being with the counterintelligence for quite a long time, kokonti lang yung mga gumagawa ng kalokohan, and dapat magtulungan tayo tungkol sa bagay na yan, sa paglilis ng ating pamayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.